mga isyung legal ay pag-uusapan, bibigyan daan, mga karapatang dapat ipaglaban, sasagutin ang katanungan ng mga taong naghahanap ng katarungan dito sa programa Laban para sa Karapatan, kasama si Attorney Lorna Capunan. Laban para sa Karapatan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Wala pa rin si Attorney Lorna Capunan. Nasa Espanya siya ngayon. Hindi ho Espanya dito sa Manila, no? Espanya sa Europa. At matatagalan pa siya. Maaring sa isang linggo kasama na natin siya. Pero mahalaga yung kanyang ipinuntaro. Nagpunta siya sa Our Lady of Fatima, yung site ng Parisian. At ngayon ay lumalakad siya rin sa Camino. Na kung ilang kilometro ang kaya niyang abutin, no? At talaga ko hindi siya mabibigyan ng certification doon pagkat kailangan bata-bata ka, di ba? But anyway, makakapiling natin siya sa isang linggo. Maari sana na makarating siya ng 18 ng Nobyembre. Anyway, tuloy ang ating programa, ang ating talakayan at napakahalaga ng ating tatalakayin paksa ngayong umaga. At meron tayong guest ngayon na alam na alam itong mga nangyayari kung paano ang kahalintulad nito sa mga nangyayari sa nakaraan. No? Siya ay si Congressman Tom Villarin na dating nga congressman at isa ito sa mga most vocal, no? Isa sa pinakamatalinong mga kongresista nung panahon niya. Hindi lang siya lumabas ngayong nung nakaraang eleksyon, pero sa pagbabalik niya ay siguradong maraming matututunan yung ating mga mga congressman diyan sa kongreso. Si Tom Villarin ay ang kinatawan ng Akbayan Party List ng ilang taon yun, tatlong termino at isa siyang bihasa sa political economy. At kaya ito ang pinagtatanong ang government pag tungkol sa mga politika at ekonomiya ang mga usapin. Maski kultura, kaya nitong ipaliwanag sa inyo. Ang ating guest, si former congressman Tom Villarin. Good morning ka Jimmy, no, and good morning po sa lahat ng ating mga listeners, no, dito sa iyong programa. At good morning din kay Attorney Lorna, no? Na nasa Spain pa lang ngayon at nagkakamino. Sana ligtas po, no? Successful yung kanyang trip na sa Europe. Meron tayong babatiin dito sa istasyon, no? Advance happy birthday to Mr. Marvin Estigoy, DWIC Vice President for Sales and Marketing. Sa November 13, bukas po ang kanyang birthday, no? Tayo po ay napapanood din live sa Facebook at saka sa YouTube. At isa sa pinakamalakas na signal ay ang DWIC. At maabot ito sa buong bansa. At kung ang Facebook at ang YouTube ay live, ibig sabihin ang bundaigdig ay nakikinig sa atin ngayong umaga. Ngayon, Tom, ang ating pag-uusapan ay yung burning issue nitong pagpatay dito sa dating broadcaster, no, na si Percy Lapid. Ang tingin ko si Percy Lapid naging broadcaster dito, ano, Winner? Matagal din siyang umupo dito sa kinaupuan ko at marami rin binatikos na mga katiwalian at mga kamaliang napapansin niya sa lipunan at sa gobyerno. Anong masasabi mo rito? Ako'y gulong-gulo Hindi ko ngayon masawata, hindi ko maisip kung sino ang accused at kung sino yung accuser. Dahil yung sinasabing kinasuhan na mastermind ay nagpapa-press conference at pinagre-resign pa yung Secretary of Justice. At yung tapang na hindi ko maintindihan kung saan nanggagaling, no? Sinasabi niyang ang tawag sa kanya general ang Director General ng Bucor o Bureau of Correction ay hindi military o police. Hindi yan equivalent o hindi kapantay ng isang general sa militar o general sa kapulisan. Yan po ay Director General, a political appointee. At si Bantag po ay inappoint ni Duterte.
ang kanyang qualification ay nagmula yan, jailer yan ng BJMP, di ba? Yeah, BJMP. Ang BJMP is Bureau of Jail Management and Penology. Yes. Nasa DILG. Nasa ilalim ng DILG. Oh, kapanahonan po namin yan. Oo nga, nanggaling na yan sa Malabon, sa Caloo, lahat ng pinanggalingan niyan may gulo eh, no? At tinanggihan siya sa Maynila ng mga preso, no? Pagkat may mga nangyari, kagaya nangyari si Paranaque, nagprotesta yung mga inmates sa maraming usapin, abay, may pumutok na granada, siya ang jailer. Jailer po ang tawag dyan, no? Noong mga panahon na yun. Ba, ngayon, tuwan-tuwang tinatawag siya ng general, eh, hindi po yan general ng military o police. Director General na political appointee at ang kanyang pinanggalingan rango ay jailer at hindi natin malaman kung anong nakita ni dating Pangulong Duterte at inappoint siya pagkat may kasong murder yan eh, 10 at na relegate sa naibaba sa usapin o kaso ng homicide. Nakapakatapang, no? Parang ang may kaso si Boying Rilwanda, hindi siya. Ngayon, balikan natin yung bago mag-eleksyon. Sinasabi ni Duterte na itong si Marcos Jr. ay napakahinang presidente. Abay, mukhang nagkakatotoo yung sinasabi niya at hindi niya kaya niya hindi sinuportahan pagkat weakling. No, ngayon, ito nga yung nangyayari doon sa pamahalaan ba? Yung inakusahan ng murder, nandun sa isang araw sa Baguio at pinagmumura si yung Secretary of Justice at sinasabing magbitiw ka na sa tungkulin, imbis na siya ay umapila at magbigay ng kanyang counter-affidavit sa akusasyong murder, di ba? Ngayon, ano kaya ang dapat nating itawag sa gobyerno ngayon? Mukhang tama si Pangulong Duterte sa sinasabi niyang weakling tong si Marcos Jr. Eh, kung naman si Marcos Jr., nasa kanya yung institusyon at mga instrumentality, military at police. Aday, ngayon ang panahon, ipakita niyang malakas siya. Anong masasabi mo rito sa usapin na ito, Congressman Tom? Well, siguro ang nasa focus dito yung National Bilibid Prison. No? Kasi alam natin na yung NBP or yung basically yung Bilibid, no? Buntinlupa, yung tawag ng iba, ito talaga yung sentro ng mga sindikato, di ba? Kumbaga, mga nakaraang pamahalaan, no, ay subukan na linisin yan. Even si Senator Laila Dilima, nung DOJ Secretary siya, ay talagang pinagbabaklas yung mga kubol. Pero hanggang ngayon, nandyan pa rin yung mga sindikato, no? And to think na supposedly under kay Duterte nung siya ay presidente, ang dapat ilagay niya yung mga matitino, no, yung maglilinis sana sa Bucor at saka yung NBP na yan. Pero ang ginawa, bago pa si Bantag, no, na nilagay, nandun pa si Paildo, no? Si Paildo na akusado sa drugs. No, di ba nung meron daw pinasok na, di ba, yung mga billions worth of drugs, no? Instead na natanggalin si Paildo, nilagay din sa Bucor, NBP. Tapos nagkaroon pa ng scandal doon dahil, di ba, yung general conduct time allowance, GCTA, for sale, no? So, ibig sabihin, pati nga yung dating mayor na nan-rape, si Sanchez, binigyan ng GCTA, no? Buti nakita ng mga reporter, buhantik na makalusod yun. So, mga sindikato din ang nilagay ni Duterte, no? Now, after kay Paildon, ito naman si Bantag, no? Now, well-known talaga, no? Nang siya ay, before he was appointed by Duterte in 2018, kuan lang siya, no? Mimaropa, no? BJMP na director ng Mimaropa. Alam naman natin, siguro doon na-assign yun sa Palawan, sa Iwahig, no? Doon yung... From out of nowhere, kinuha mo yung isang well-known, no? Na parang jailer, sabi mo nga, no, and may history. Ano ba ang training nito ni ang sinabi niya lang, mukhang hindi nag-aral eh, no? Ano ba? PNPA, no? PNPA, graduate, no? Hindi natin alam kung talagang natapos niya, no? But
He is PNPAR, no? Hindi yata mahigpit ang ano eh, no? Ang qualification requirements para sa pagiging jailer o DGMP, di ba? Well, ang kuan lang talaga dyan is political connections. Oh. No? Ang mga appointments. Hindi, sa dami ng kaso, no? May murder case na 10, yung init siya ng granada sa Parañaque na mga nagpo-protest ng inmates. Mm-hmm. At saka iba pa, sa bawat puntahan niya may kaso eh. Yeah. Ngayon ang problema, talaga yan si Bantang. Mukhang tuwan-tuwa siya, no? Yung dating Pangulong Duterte sa mga taong matapang at yung kayang pumatay, di ba? Parang yung natatanda mo yung expose sa Senado ni Las Cañas, yung Arthur Las Cañas na dating pulis, no? Naging bata niya, si Edgar Matubato, no? Of course, at mga mamamata, ako, kinikilabutan ako pag iniisip ko yung testimonies ng mga ito nung nasa Senado, no? Hindi ko parang hindi ka panipaniwala, pero mukhang sinumpaan nila yung kanilang mga testimonies. At very effective, no? Naging very effective yung management ng mayoralty dun sa Davao. Ibilang taga Davao, alam na alam kong alam mo ang politika ng Davao. Anong masasabi mo na bakit, baka si Pangulo andito sa Manila, hindi, dati nung Pangulo yan, busy-busy, halos linggo-linggo nandun sa Davao. At tinitingnan niya siguro yung development nung mag-i-election, hindi ko makalimutan yung weakling yan si Bongbong, si Marcos Jr. No? Ang problema, ang vice president ay yung anak niya. Hindi kaya may mas malalim na dahilan itong mga nangyayari ito, si Bantag, yung pagkapatay kay Percy Lapid. At pangalawa, gusto ko rin malaman na yung Bureau of Correction is correction. No? Kaya ka nilalagay sa kulungan at hindi ka bawal ang bitay dito sa atin eh. Biro mo, wala tayong death penalty. Pag kinulong ka, doon ka mamamatay. 176. Yeah. Yung ipinasok sa punerarya na hindi pa na ililibing. At ngayon nga, ipinapa-autopsya kung ano yung mga sanhi ng pagkamatay. Anong mga nakikita mong mga dahilan at mga sequence of events na papunta itong mga pangyayari ngayong pinagkakaabalahan ng buong bansa? Lahat tayo nakikinig sa radyo, sa news, sa TV, nababasa ng diary. Yan ang laman. At yan ang pinag-uusapan sa mga barberya at mga sasakyan pang publiko. Congressman to, nasa iyo ang ano. Kung maalala natin, di ba, 2016, sinampahan ng kaso si Senator Laila de Lima. At yung mga witnesses ay nasa loob ng bilibid. At alam natin na supposedly itong mga convicted, no, ng mga felons ay hindi dapat kunin yung kanilang testimonya kaya convicted. No? Pero ginamit pa rin sila, no, ni Pangulong Duterte, no, and through the DOJ, no, na masampahan ng kaso si Senator Laila. Hindi na question yung credibility, no. So, nung nasampahan na, nakulong na si Senator Laila, nung inilagay si General, si Director General, Jailer Bantag, diyan sa... mali yun, no? Hindi dapat tawagin General yun. Dapat magalit ang military at polis diyan. Dahil yung Director General, ano yung titulo yun? Nung kung sino ang jailer, yung namamahala sa kulungan. Oh. So 2018, after ki-file doon, nilagay yan si Bantag, no? And true enough, pagdating ng COVID, di ba, nalaman natin na yung mga big time, no, na mga sindikato or sabihin natin drug lords na nasa loob ng bilibid, unti-unting namatay, no? Yung iba. Isa yata sa mga usapin na tinalakay ni KPRC yan sa kanyang program, ano, yung parang death towards freedom, something like that. Yes, eh, namatay, di malaya ka na, mag-acquire ka lang ng bagong identity. Saka ano yan eh, may mga palabas na in the past na gano'n eh. Oo. Sa mga sinihan. Kumbaga lahat. Pati diba? yung ano, meron pinanood na isa, yung on the job, di ba? Yeah, on the si job. Si Piolo Pascual. Mga hired assassin. Oo, dyan din. Kasi pag dyan nang galing yung assassin, hindi, wala kang maakusan dahil nakakulong, paano papatayan? So in short, na nung pagkalagay dyan ni Jailer Bantag, no? Unti-unti yung mga supposedly testigo, no, ay nawawala, no, pati yung si Sebastian, no.
si JB Sebastian nung namatay, no? Dahil COVID, siyempre cremation. So wala ka talaga maliban autopsy. Kay JB Sebastian, meron pito o anim na mga Chinese, no? Mga drug Chinese lords convicted. At mabibigat yung kaso, pero mga bilyonaryo, no? So namatay ngayong araw. Kinabukasan wala na, sinunog dahil yun daw ang order ng DOH. I-cremate agad pagkamatay ng mga COVID victim. O sige. Then during the time din ni Bantag, no, ay libo-libo, almost three prisoners a day ang namamatay dyan sa Bilibid, no, sa Muntinlupa, no. And 2018 hanggang 2021, no, more than 1,000 very significant yan, no? Kung 3 inmates a day ang namamatay, no? Eh, meron niyang 176 cadavers na pinakuha, yes, ng DOJ ngayon. At ngayon ay sinasubject sa autopsy. Yes, okay. 176, no? Ang ibig sabihin, napakalaki niyan, no? Kasi there are almost ilang libo ding ano, ay, mga inmates dyan sa Bilibid, no? And that is well beyond the carrying capacity ng Bilibid, no? So you have a situation na, of course, di ba, sinasabi nila na yung iba dyan talagang kumbaga hindi na makalaya, no? So baka ini-eliminate na rin yung mga, di ba, yung supposedly mga inmates, no, either involved ka sa mga sindikato ng patayan, no? Kasi alam natin na even during the time of President Duterte, no, may mga EJ case, no, na nangyari, no, and for all we know, baka yung mga EJ case na mga operator din, no, yung sinasabi nilang mga vigilante killings, no, ay nanggagaling din diyan sa Bilibid, no? No, mahirap kasi i-trace, eh. Paano mong aakusahan yung isang tao nakakulong? Yes. So kung talagang magkakaroon ng exhaustive investigation, no, baka hindi lang siguro mga active duty policemen ang involved sa mga EJ case, malamang marami din dyan, no, na nasa Bilibid. Eh kung sabihin natin ilang libo na ang namatay, no? So posible, 'di ba, yung mga talagang mga gumagawa nitong mga EJ case nanggagaling dyan. And sino pa ang habulin, no, evidence, no? So I think dahil nga may kaso ka rin sa International Criminal Court, no, at mag-iimbestiga na yung ICC dito sa mga EJ case, no, so baka may proseso ngayon na gusto nilang linisin. Linisin yung kanilang ginawang mga operation. Nakakatakot na yung ano, kasi ang nawawasak sa mga ganitong mga usapin ay mga institutions na, no? Yes. Mga kagaya ng Institution of Justice, no? Yeah. Pero mo, wala tayong death penalty, tapos nasintensya hanggang makulong para sa isang Bureau of Correction. Siguro hindi naintindihan nyo, yeah, anong correction. Reformatory yan para, yeah, magbago ka ng ugali at magpakabait ka. At ang problema, naging negosyo pala sa loob. May mga ganun lumabas na usapin. Yeah. Gusto mong malipat sa ospital, kunyari may sakit ka, bayad, no? Gusto mong makalaya na maaga, napirmahan yung papel mo ng paglaya. Imbis na 20 taong ka, gagawin na lang natin 5 taong, bayad ka. So, naging negosyo. Negosyo yan. Ang problema nga din, during the time din ni Duterte, ginamit yan, no? Ginamit for not just political purposes, di ba? Pero yung purposes na talagang against sa ating batas, no? Kasi saan ka ba makakita? Naging, diba? Ano, no? Naging famous itong, ano? Galing ka sa Davao, no? At nakita mo yan. At naging very famous tong Davao Death Squad. At ito naman ay harapan at sinumpa ang statement nung dalawang dating malapit kay Duterte, si Las Cañas at saka si Matubato. Ang daming patayan doon at may mga natatandaan ako, mga nabasa ko sa diary ng mga unang panahon, eh, kagaya nung John Pala, di ba? Broadcaster din yan, napatay, yeah, din yan, di ba? At ilan pang mga journalist na kailangan tumahimik ka kung ikaw ay magiging madaldal at ang sulat mo ay nag-i-expose per me. Yeah. Abay, nasintensya ng death penalty. Si Jun Pala, dalawang beses yun na nakataka sa kamatayan.
At harap-harapan din, di ba, na chino-challenge niya si Mayor Duterte noon. Sabi niya, and verbally din, sinasabi ni Duterte na talagang mamamatay si Junpala. And that happened sa third time, no? I think yung history din, halimbawa dun sa Davao about Junpala. Si Junpala kasi rising star na ng Davao. Ano yan, di ba? Rebel return yan, eh. Siya yung nagtayo nung yung Alsamasa. Alsamasa. Mm. So in a way, very popular si Junpala. Nagka-parting of ways sila ni Mayor Duterte noon. At ang kinampihan ni Junpala, at tumakbo din siya noon as naging number one city councilor yun. So in a way, threatened din, no? Si then Mayor Duterte nung panahon ni Junpala, no? At dahil nga popular, no? And politically ay rising star sa Davao, di ba? So yun yung what would befall, no? Sa mga rising star sa Davao, no? Again, Speaker Nograles. Diba, speaker na yun? Yung palang election na yan, maraming patayan, ha? Maraming din matayan. In fact, mga bodyguard yata ni Nograles, naubos, eh. Well, si Nograles din naman, ang kinuha din niyang parang security consultant, si General Palparan. Mga killer din. Pero yun nga, hindi umubra, di ba? Nagtablahan sila doon. Kaya tama si Mao Zedong, yung political power grows out of the barrel of a gun, di ba? Yeah. So at that time, yun yung talagang intense, no, na mga political fighting. But alam din natin, di ba, na sa Davao, talagang ang killings doon, no, ay talaga, ano yun, lantaran at saka rising cases ng mga violence, so even children. Kaya nga may kaso sa International Criminal Court. Dahil bahagi doon sa sinampang kaso against Duterte ay yung nangyaring killings din sa Davao, no? During his 30 years time as mayor, no. So hindi lang during his presidency but way back, no, dahil sina Matubato at Silas Cañas. Testigo 'yon doon sa mga DDS killings sa Davao, no? Na inimbestigahan din ni Senator Laila De Lima. So in a way, yung governance style ni Duterte is really sinasabi natin bloodletting. Kaya niya siguro sinasabing itong si Marcos Jr. ay hindi kayang maging presidente dahil weakling na mahina. Hindi, baka ang pagiging weak ni Marcos ay hindi siya pumapatay. Hindi kayang pumatay. So, so ibig sabihin, sa based sa iyong criteria, no, as pangulo, parang kung sinasabi siguro ni Duterte, kung pangulo ka, handa kang pumatay. Pero walang ganong karakter si Marcos. Kaya, mukha nga, mukhang mabait. Weakling ang tawag sa kanya. Pero ito si Boying Remulla, ang pagkakilala ko dyan, matapang nagkapitenyo yan, di ba? Sa lupain ni Nardo Putik, mukhang tumiklop eh. Kaya pinag-resign siya ni Bantag. At sinasabi, ba itong mga general na to, masyado akong inaakusan. General din ako. Wala nang distinction yung Director General ng Bucor at saka yung General ng Military at Police. Magkaiba yun, ano? Maganda din ang ginawa ni Secretary Boying dahil ang ginawa niyang Bucor ngayon ay totoong general. Si General Katapang. Pangalan pa lang. Katapang ba talaga yan? Dating AFP Chief of Staff. Okay. Diba? So panahon naman ni President Noynoy. Pero na-stymied siya, napapatahimik siya ni Bantag. Si Bantag siguro, tingin ko, yung kanyang bahagi, titiklop yan. Mga BGMP yan na ba? So kaya mga ganyang mga jailer. Dumadaan ba yan sa psychological test? Yung mga gano'n? Hindi, dapat. Psychiatric test? Diba? Dapat may psychiatric. Something must be wrong. Basta tingnan mo yung mata pag nagsasalita, di ba yung... Kung ikaw ay psychiatrist, may makikita ka. May problema talaga. May problema, oo. Kasi historically, di ba, yung kanyang pagiging jailer, eh talagang puro patayan. Saka iniba niya mga, again, general din ako. Paano nag-general yung Director General ng Bucor? General problem. Naging general problem siya ng justices. Ang tinitingnan ko, ano yung mga implikasyon nito? Dahil,
si Bantag, maraming usap-usapan sa labas, no? Isa lang tao sinusunod niyan at nagpapaalam, at isa lang ang taong bilib na bilib siya, at maliban doon ay wala na siyang ibang susundin o kabibiliban, si Duterte lang. Well, si Duterte ang nag-appoint sa kanya, di ba? Kasi nung in-appoint siya, may kaso siya eh. Oh, at saka 10 cases of murder, 10 counts of murder, at nung in-appoint siya, biglang binabasa sa homicide, di ba? So, kumbaga, hindi rin naman siya taga Davao, di ba? Oh. So, parang ano bang affinity mo doon sa, di ba, kay Duterte? So, talagang may nag-recommend yan, no, na kunin yan dahil isang pindot mo lang, susunod sa utos yan. No? Mm. So, kumbaga, it's a yes man, no, ang nilagay dyan sa Bucor. No? And true enough, di ba, during Bantag's time, talagang kung anong mautos dyan. And in fact, before Duterte finished his term, no, last March, no, bago yung election ban, ginawa siyang, kasi OIC lang since 2018. So formally, in-appoint siya as Bucor Director General. Hmm. So ibig sabihin, hindi na OIC, kundi full, no? Full appointment ang ginawa ni Duterte. That was March, no? This year. So ibig sabihin, nung panahon ng 2018 to March 2020. Hindi na dumadaan sa CA yan, no? Commission on Appointment na, yan, no? Dahil executive prerogative yan, no? Pero yun nga, dahil nga may bagong administration, so courtesy resignation, no? Well, si Boying naman, Secretary Remulla, hindi naman tinanggap yung kanyang resignation. No? Nagre-resign ba? Hindi ko alam yan. Nag-resign, of course. Part ng governmental processes yan, no? Courtesy resignation. Courtesy, nag-file si Bantag ng courtesy. No? Kasi political appointee lang. So, ang gustong palabasin ni Boying Remulla, hindi kita pinag-resign, tinatanggal kita. Parang magkaiba yun eh, di ba? Yung you're being fired, or when you, from a preventive suspension of 90 days, ay dinidiretso ka ng tanggalin dahil inakusahan ka eh. Administratively, once the case would be filed. Oh, murder eh. So ngayon, nasa investigation pa lang, wala pang subpoena, no, si Bantag. Kasi yung lawyer niya pumunta sa DOJ kahapon. Wala pa rin subpoena. So most likely, baka sa Lunes, no, may subpoena na yan. So tingnan natin, no, kung anong itatalak ni Bantag once na nakaposas na yan, no? At nasa loob ng kulungan. Ito, maganda itong nagayari ito, malalaman kung matapang ba sinardong putik o yung mga tao sa Cordillera. De, kaya nga, kung pwedeng ilagay si Bantag sa Manila City Jail, baka umiyak yun. Hindi, sabi nga niya, hindi siya papahuli at hindi siya papasok dun dahil alam niyang maraming may galit sa kanya ron, no? Mga inmates. Precisely. Pero saan ka ba dadalhin? Di ba? Hindi ka naman pwedeng dalhin. Kaya lang, ang tinitingnan kong aspeto yung mukhang tama si Duterte rin sa napakahina nitong gobyerno na to. Pagkat napakahina nung presidente, pagkat nag-i-election pa lang, hindi ko susuporta niya, sabi ni Duterte. Weakling niya, magaling lang mag-English, pero mahina ang tuod. At hindi nga niya talaga sinuportahan. Ang problema, may unit team, no? Ganyan ka, ganyan ang paninindigan mo. Dating presidente ka at marami kang tao, ang vice president yung anak mo, di ba? Kung may mangyari dito sa presidente, di yung anak mo ang ubo. Ngayon, bago natin ituloy ito, maging natong talakayan na ito, Thomas, kitumatayo ang balahibo ko. Isa muna ang pahiwatig tungkol sa ating himpilan, ang DWIZ. Laban para sa karapatan. Kasama si Attorney Lorna Capunan. Laban para sa karapatan. Balik tayo dito sa studio at ako po si Jimmy Regalario, pansamantalang umuupo sa pwesto ni Atty. Lorna Capunan at kasama natin ngayon ay si former Congressman Tom Villarin. Is more of a political economist rather than a congressman, kaya mas magaling yan. But anyway, pinag-uusapan namin itong politika ng karahasan, no? At mukhang nakakakilabot na yung mga pangyayari, no? Na yung isang akusado na
finaila ng kasong murder, ay biglang pinagre-resign na yung nag-file ng kaso, yung Secretary of Justice, at walang ni katiting natakot man lang sa kinakaharap niyang usapin, eh napakabigat, non-bailable case, no? Murder at punishable by reclusion perpetua o life penalty, imprisonment. But anyway, masyado na yung alingas nga sa mga nangyayaring ito. Hindi na malaman kung sino ang akusado at kung sino yung accuser. Pagkat nalabas sa mga statement ng akusado, pinagre-resign niya yung accuser. At mukhang siya pang agresibo, no? At hindi natin malaman kung anong klase ng mga administrasyon. Mukhang nagkakatotoo yung sinasabi ng dating Pangulo na napakahinang gobyerno ang maitatayo ng isang napakahinang presidente na kagaya ni Bongbong. Anong masasabi mo doon, ano, congressman? Well, itong si Bantag ngayon. Siguro lagyan natin ng ano yan, ang component, dahil ang tingin ko sa'yo, hindi ka lang naman ordinaryong congressman, nakakaintindi ka ng political economy. At alam mo yung political economy, kapag gumagawa ng pagkuha o pag-ago ng kapangyarihan pampolitika, may economic base yan. No? Ano yung dahilan, anong economics niyan at bakit nag-iisip yan ng ganyan? No? Itong pag-iingay kasi ngayon ni Bantag, ang tingin ko dyan, parang cry for help yan eh. Ibig sabihin, siyempre, meron pang mga boss yan si Bantag. Mm. So, ibig sabihin ngayon, tulungan nyo naman ako rito. No? Kaya yung... Kung totoo, lingas-ngas na nagpaalam na pupunta ng Dabao, pero hindi yata pinayagan ng dating Pangulo. Hindi naman siya taga Dabao, kaya hindi ka na welcome dito. No? Parang masyado kang mainit. Masyadong obvious na sinasabit mo. so talagang yan yung sitwasyon ngayon ni Bantag. No? Try for help yan. Nag-iingay-ingay siya para, oy, tulungan nyo ako rito. Pero I doubt kung may tutulong sa kanya, no? Even siguro si Pangulong Duterte ay didistansya yan, no? Oo. Ngayon, kung matalino si Duterte, no? Ngayon, kung talagang matapang ito si Bantag, sabihin na niya yung totoo, di ba? So kung may kinalaman dyan siya sa kay Percy Lapid, no? At saka yung kanyang chief security officer, yung si Sulweta, no? Lantad na nila yung katotohanan. Kasi hindi lang naman about pera yan eh, di ba? Yung 550,000 daw na binigay doon sa mga killers, at yung nag-amot-amot pa o yung nag-contribute ay, di ba, yung mga tatlong gangs ata, no, nasa loob nung Bilibid, pati yung pinapakinggan ko yung ano eh, yung rason nung gunman kung bakit lumabas eh. Tinawagan daw siya ni nung namatay sa loob, sino ba yun? Si Villamor. At sinasabi nga, maganda ka at medyo para may mga nakunang litrato yata kung ilalagay ka sa isang safe house. At hindi ikaw lang na ang nakakaalam at hindi makakaalam pati yung pamilya mo. So nakatunog na bakit siya itatago, no? So baka hindi tago ang ibig sabihin, baka ililigpit na lang siya, kaya lang siya nagsalita. Yun. So yun yung... May pinagbilin pala sa kanya yung Villamor, na kung may mangyayari sa akin, eto talaga ang nag-utos niya. Yun ang nagpasabit kay Bantag. Kaya lahat din ng mga sindikato, ay mga persons deprived of liberties, yung tawag nila PDL, yung mga inmates sa Bilibid, nung nawala ngayon si Bantag, siyempre, nagsalita na, no? Then, of course, ano bang magiging depensa ni Bantag, no? Kung ang depensa niya ay wala siyang kinalaman, ang layo, no, sa katotohanan. Dahil, ikaw ang head ng Bilibid, eh. May ka yung view court. Kingdom yung fiefdom niya, no? So, alam mo yung nangyayari dyan, no? Pinaka maliit na detalye, kabisado mo yan. So ibig sabihin, hindi lang about accountability, but the presumption na alam mo yung mga nangyari. Ngayon, ang pinaka-depensa na lang niya, sabihin niya yung katotohanan. Ibig sabihin, kung si Percy ba ay parang biktima ng isang grand conspiracy, di ba? And of course, we all know na it was really a political assassination, no?
Kasi wala namang kasalanan si Kapersi kundi magsabi na. Saka ang kanyang mga topic na magbabati ko sa political and economics, di ba? Talagang binabati ko siya at nire-research niya yung mga katiwalian dapat ipaalam sa sambayanan. Kasi nire-research na rin niya si Bantag kung yung meron daw di ba property doon sa Laguna. Oh, maganda raw mansion at sa isang exclusive subdivision sa Laguna. Labing isa yung sasakyan na nakaparada sa labas. Hindi na niya mabilang yung nakaparada sa loob. So ibig sabihin, talagang may motivasyon, no? May motive, di ba? Yung isang tao kagaya ni Bantag, no? To have a person, no? Like Percy Lapid na titirahin. Yes, ang depensa ni Bantag doon eh. Hindi naman labing isa yun, no? Sabi niya. ang akin doon, apat lang. Apat doon sa labing isa eh. Yung nakaparada sa loob ng bahay. Mansyon daw eh. Di ba? Sabi ni Percy. Pangalawa, yung anim, ano yun? Bucor ano yun? Vehicle na naka-assign sa akin. Anim ang naka-assign sa Bucor. Ang congressman, wala naka-assign na kotse, no? Ngayon, pangalawa, masyadong matinig, di ba, kung magdala yung mga cabinet member ng sariling tao nila pag nagpapalitan ng cabinet, no, at nagpapatakbo ng mga ahensya, malaki na siguro yung isa, dalawa katao, no, tatlong kasama niya para maipasok doon at mabigyan ng plantilla. At pero to si Bantag, galit na galit. Bakit niyo tinanggal yung 50 taong dala-dala ko? 50! Di ba? Siguro, dahilan niya. Dahil delikado yung trabaho. Kaya umupa ako ng mga Marines, kung ano-ano eh, mga retire. Uh-huh. Siguro, yung mga magagaling din pumatay, no? Uh-huh. 50! Sabi ko, Diyos ko, ang hirap pala nun. Uh-huh. Samantalang yung cabinet member, secretary, na nagpapatakbo ng isang department, halimbawa, uh-huh, agrarian reform, abay, pagpasok niya bilang sekretaryo, may dala siya isa o dalawang katao, binabatikos pa ng dinatang mga tao rin sa loob ng departamento. Ito, 50 mahigit, no? Sabi, ano pala yun? Konti pa yun, baka more than 15 tao niya. Oh. Kaya kung nasa business of killing ka, kung negosyo mo ay patayan o pagpatay, eh, para ka rin dead man walking. Mm-hmm. So, parang si Bantag, kailangan niya yung 50 dahil dead man walking ka eh. Oh, sa kayo 50 nga, magre-recruit pa yun sa loob. So, ibig sabihin, so, may army ka. Di ba? Ang maging sitwasyon mo ngayon, di ba? Kaya ang statement niya, hindi siya magpapakulong. Papatay na lang. Although ngayon, binago na naman niya na pailan niyo ako ng kaso, harapin ko yan. No? So, kung harapin niya yung mga kaso niya, di ba? Either sabihin niya yung katotohanan, sabihin niya yung lahat na nangyari dyan sa Bilibid, no? Lahat ng mga patayan. And of course, no? Kung hindi niya sabihin dyan, wala naman siyang ibang depensa, no? So it's either na he will take to his grave yung lahat ng katotohanan na nangyari dyan, or pwede niyang isiwalat. Ngayon, ang tanong, kung sasabihin ni Bantag lahat ng mga, di ba, nangyari dyan sa Bucor, then the focus would really be on our justice institution, no? Paano natin ayusin, reformahin yung hindi lang yung Bureau of Corrections, but our criminal justice system. Makikita mo yung, ano eh, masunurin talaga si Bantag, kay Duterte. Ang order sa kanya ni Duterte, harapin mo yung kaso. Kaya ngayon, nagpadala na siya ng abogado ro para alamin kung may subpoena, di ba? Dati, ilalaban ko na ito ng patayan, hindi ako pwedeng bumalik doon dahil tatadta rin ako ng mga nakakulong dyan. Yeah. Well, dati, ang tingin ko rin dyan, siyempre, leverage din yan, no, ni Bantag. No? As long as he is alive and he holds the truth, no? At anuman yung karumal-dumal na nangyari dyan sa loob ng Bilibid, no? Di ba? So for him, alas mo yan, no? At hindi yan binibitawan din ni Bantag, no? Again, ang kwan dito, as habang nagdadrag itong drama, no? Eh, siyempre maraming
mga conspiracy theory na lalabas dyan. No? Yes, saka yung statement ni dating Pangulong Duterte na harapin mo yan. Harapin mo yung kaso. Ibig sabihin, na kumausap, nagparating ng humihingi ng tulong si Bantag sa kanya. Harapin mo. Mm-hmm. So, ibig sabihin, sinusunod niya ngayon na haharapin niya yung kaso. At tingin ko na masunuring sundalo to. Mukhang hindi naman mukhang hindi nagbabasa ng pinola. Talagang yun po, ano lang iutos sa kanya, so, gagawin niya, di ba? So ang kuha natin dito, titingnan really, di ba, is anong mga revelations na ni Bantag, if ever. Ngayon, kung tatahimik lang siya, no, at ang gagamitin lang niya itong accusation sa kanya platform to again attack, no, the present administration, yan din isang possibility, no, na habang, di ba, magiging star of the show ka eh, dahil lahat ng TV, lahat ng media nakatutok sa ngayon lang nangyari sa kanya. Alam mo yung mga paglabas niya sa mga radyo at TV na at sa mga diaryo ng mga naunang panahon, ano, na ano na siya, Bucor chip, talaga nakakainis eh, di ba? Pati nga yung mag-amang Byason eh. Pero si Byason, napakatapang nga, diba? Hindi siya nakakibo. Naging persona ng grata sa Muntinlupa yan. At nagpasa ba ng ganong resolution ng Muntinlupa? Kasi ayaw niya nung kaling dumadaan dun sa ano, sa Bilibid, na dahil malapit daw, baka magbato ng kung anong mga bagay dun sa loob ng bakod. Ngayon ko lang nakita yung gano'n, maski na yung presidente, hindi kaya ngayon. Pinalagyan ang bakod yung gano'n. Pinasara niya. Talaga nilagyan ng hollow blocks para walang makakadaan. Ibig lang sabi, gusto niya solohin. Hindi, saka hindi. Ngayon lang ako nakakita ng gano'ng official na, doon medyo mahina ito si Solgen, itong si Minardo. Pero mukhang nagalit naman. Sabi niya, sobra na yan. Parang yung kami-ari ng kalye dahil nagalit siya, si Byason, di ba? Na-declare na yan. Na-jaryo na naman siya noon. Lahat ng pagkakajaryo sa kanya, talagang yung sa ngayon kasi kailangan out of this world. Kailangan ibantag yung media, di ba? Protection din niya yan. Yan pa, isa. Diba, ano masasabi mo rin sa yung mga yung ba nakadikit kay sa dating Pangulo ng mga, alimbawa, sa mga abogado ba, yung dalawang sikat na abogado niya, si Sal Panelo at saka si Harry Roque, abay, openly, dinidepensa, di ba? At nagbibigay ng mga opinion sa mga technicalities na ginawa dun sa DOJ at in favor of Bantag. So, yung lahat ng mga nasa mass media at social media na mga kilalang nakadikit kay Digong, at hanggang doon sa loob ng Senado ba, tumayo lahat in defense of Bantag, di ba? Well, kasi, di ba, ang default naman kasi dyan, you are the appointing officer, no, during the time of Bantag. And knowing na ikaw yung nag-appoint, di ba, so indirectly, meron kang responsibility of the behavior of your appointee. So natural lang, no, for Duterte na gumawa din ng paraan na protektahan niyan si Bantag, no? Ang question naman eh, for how long, no? Kaya niyang protektahan niyan si Bantag. And I think, yun din yung magiging parang defining moment dito sa Duterte-Marcos alliance. Di ba? Dahil pero ngayon, well-defined yun eh, na walang alliance between the former president and the incumbent. Merong alliance between the incumbent and the vice president. It's about public perception eh. Naman is about perception eh. So perception game ito, no? So ibig sabihin, dahil nga habang nasa news palagi itong Percy Lapid issue at itong si Bantag, no, na nagagamit din o ginagamit niya as platform, no, to attack the Marcos administration. So It would create that public perception, no, na talagang meron ng biak, no, yung Marcos Duterte alliance, no. And alam natin, 'di ba, in any political game, no, yung first year ay kuan yan eh. Honeymoon period. Wala pang first 100 days nang banata. So baka nga tapos na yung honeymoon period next year. Diba? Titingnan natin dito sa mga cabinet appointments, diba, kung may haharangin. No? Kasi, of course, we all
also no, na may mga Duterte allies nandiyan pa rin sa Senate, no? Sa CA. So yun yung political game ngayon, no? How would the Marcos administration respond to itong mga remnants, no, of parang Duterte style of governance na pataya, no, BJK, no, even Marcos sinabi naman niya na, di ba, they took it, parang sinobrahan nila itong, di ba, nangyari sa BJK, no. So definitely nagbe-veer away itong Marcos administration doon sa style of governance ni Duterte na puro patayan. Now, ang problema is pag na-uncover itong, di ba? Parang kasi yung Percy Lapid na killing, I think it triggered, no, an avalanche of, sabihin natin, yung baho, no, nung nakaraan. Matapang yan si Percy. May mga ilang episodes ng kanyang programa ang napakinggan mo. So mukhang diretso kong bumira, eh. So hindi lang yan, no. And I think marami pang siguro puputok. Kasi kung halimbawa, balikan din nila yung ginawang formal investigation ni Senator Dick Gordon, di ba? Kasi hindi pa tapos yan, eh. I mean, there was a recommendation to file cases, no? At ngayon, dahil hindi na presidente si Duterte, that could also be a tool, no, na to seek accountability, no, against the Duterte government. Alam naman natin na billion-billion ang nawala sa pera ng gobyerno, no, dahil sa corruption, no, under kay Duterte. Hindi lang yung formally, siguro billion ang ginasto natin sa vaccine, magkano din ang nawala niyan. And of course, umabot yung ating utang sa under Duterte, umabot ng 7 trillion, no? So he's the only total yata ng 13, ano, nung umupo siya 6 trillion lang, no? So ngayon naging 13 trillion. Saka yan, kinoconvert yan into dollars dahil yung international, yung mga foreign debts will have to be paid for in dollars. So yung interest at saka ano yan, yung principal. So the Percy Lapid case, ang dami ditong mag-unravel. No? And I think hindi lang ito, yung dyan sa nangyari sa one. But definitely, kung merong magiging, sabihin natin, public perception na magkalasan itong unit team, ay it's on that, no? Gusto ni Marcos na mag-cut clean, no? From the Duterte government, no? The mere fact na ang inuna niyang dalawin ay US, no? At arrangement siya sa US, no? At in fact, yung US din may mga interest sa atin, no? Like halimbawa, si Kibuloy, no? Wanted ng FBI. Kibuloy na may-ari ng yes, well-entrenched yung yung political and economic connections ng US dito. Yes. Tatagal nilang mag-ari dito. So ginagamit din ni Marcos yung leverage ng US, no, na protektahan siya, quote unquote, no. and that would again be a source of parang banggaan ng Duterte and Marcos. Sa haba ng itong tinahak na nitong kasong to, kasi ilang October na yan, di ba? October 3, no? October 3. Nagpas na ng ng isang buwan, no? At mukhang habang tumatagal, umiinit, no? Ang tingin mong kahihinat na nito? Saan kaya hahantong ito? Kasi nagkakaroon ng mga political implication. Yung buong makinarya ng influence ng dating Pangulo, gumagana, eh. Mula sa media, sa social media, sa Senado, sa Kongreso. Talagang sabay-sabay yung mga abogadong Batikan na related at saka connected sa kanya, well-known. Eh, nagsasalita openly, no? Normally, yung ganitong karakter ni Bandag, dalayo ka, eh. Ngayon, kung magbasa ka ng Inside Mafia, hindi pinapayagan yung ganyan. Pag mainit ka na sa mata ng publiko at ng mga institusyon, abay, kailangan mo na magpahinga. Maski na yung kamag-anak o maski na yung kilalang kasama dun sa higher echelon ng mafia, di ba? Yeah. Mafia organization, kailangan ilikidat. Mm-hmm. Nagkakaisa yung mga yung mga kapo di Tuti Kafmi na hindi ka pwede dahil masyadong mainit yung personahe mo. Pero yung Duterte government naman,
puro mga temporary alliances 'yun eh. So ibig sabihin yung na-create no ni Duterte is really puro lahat 'yan ay temporary alliances. No? Alliances of convenience, di ba? Even sa Congress. Now, iba na ang presidente, yung mga alliances na 'yan, mabibiyak na 'yan. So may shifting ngayon ang alliances under sa kay Marcos, no? And it would just be a matter of months no na itong alliance no supposedly no ay mag-unravel din 'yan. Because, like even, halimbawa, saan ngayon si dating Pangulong Gloria Arroyo ni hindi nabigyan ng pwesto, no? Dyan sa kay Speaker Romualdez. No? So definitely, biak na yung network ni Duterte. Yung unit team, no? Wala na. Wala na. So ang question na lang ngayon, di ba, ay si Duterte, civilian. No? So, alam mo naman sa politika, pag hindi ka nakaupo o wala kang pwesto, vulnerable ka. No? So definitely, magsisik na naman ang position in government yan si dating Pangulong Duterte. No? And by seeking a political position, say a senatorial, kailan mo mag-consolidate no ng political yung, alliance. Hindi, kasi ang tinitingnan ko firme yung struktura na ano eh, na malaki yung role ng tahimik na militar at saka ng pulis eh. Ano yung tingin mong pakiramdam, no? Yung galaw ng lupa o yung meron bang tremors na nagmumula sa Camp Aguinaldo o Camp Bonifacio? At, well, kasi, pag ganyang kagulo ang political structure, kasi parang nayayanig yung mga institusyon, lumalakas yung yung political influence sa military at police ba? Ano kaya ang tingin mong effect nito sa ano? Si Duterte naman, ang kanyang mga PMAers na nakakampi dyan, konti lang yan, no? Kasi si Duterte heavily relied on mga PNPA, no? Mga PNPA graduates, no? So meaning, yung level of mga colonel major, light colonel, no? Karamihan dyan mga PNPA, no? So even, well, may mga appointees yan, no, na sa mga city mayors, no, city directors, no. So itong PNPA, no, of course may dynamics yan sa PMA, no. And we all know AFP is still controlled by mga PMAers, no. So now if the network of Duterte really mas karamihan dyan PNPA, no. So he cannot rely also on the brass, no, na PMA. Kaya nga significant itong appointment kay Katapang as Bucor. Dahil chief of staff yan eh. Hindi, saka mukhang respetado siya sa rango ng mga militar, no? At mga PMAers. So mukhang ang police controlled pa rin ng AERs eh, no? AERs, AERs. So definitely labanan between AERs and PNPA, lamang pa rin yung mga AERs. No? And marami naman sa mga PMAers ay gusto maayos, no, na pamumuno, no. Yes, saka yung mga battle tested units nasa nasa military. Anyway, kulang tayo sa oras. Magkakaroon tayo ng second round ito dahil ang tingin ko, hindi pa tapos itong usapin na ito. Mukhang haba pa ito, no? At aabot ito sa usaping politika, usaping kultura, at usapin ng ating ekonomiya. At kung ganyan ang karahayin at nanito, ay kailangan natin mag-usap ulit at ipaliwanag sa taong bayan na yung simpleng problema ng murder na dapat police work ay lumalawak at nagkakaroon ng mas malawak na perspektiba at malawak na mga na mga sangay ng labanan. Nagsanga-sangayan. No? At kung may nabibiyak na malaking alyansa na maaaring humantong sa hindi natin masabi kung ano. Ito po si Jimmy Regalario at katulong ni Attorney Lorna Capuna na ngayon nga ay nasa Europa. Baka sa isang linggo kasama na natin siya. At sumama kayo sa aming talakayan next Saturday. At maraming salamat po. May final words ka ba, Congressman? Well, maraming salamat ulit, no, dito sa pag-anyaya, no, dito sa istasyon. No? At sabi ko lang na gaya din, no, si Percy Lapid, palagi niyang sinasabi na ang katotohanan ay dapat yan ating paninindigan. Okay.
Huwag kayong maglipat ng istasyon. Ang kasunod nating programa ay si Miss Sally Ortega Bueno at si Sir Raul Esperas. Sumainyo ang programang Laban para sa Karapatan hanggang sa Sabado, alas 11 hanggang alas 12 na tanghali, kasama si Attorney Lorna Capunan. Laban para sa Karapatan sa DWIZ.